Umaga ng July 2002, nang maganap ang malapilikulang pangyayari sa buhay ng batikang aktor o action star na si Sonny Parsons. Ito ay noong pinasok ng 6 na kawatan ng bahay niya at iginapos siya sa isang sulok pati na ang kanyang pamilya at tangayin ng mga ito ang malaking pera at mga alahas. Pero nang dahil sa isang bagay na ginawa ni Sonny ay sabihin na nating minalas-malas ang mga kawatan dahil 3 sa mga ito ay napatay niya. Alam mo na ba ang kwento ng katapangan niya? Well, kung hindi pa, ihali kayo at alamin natin ang kanyang kwento. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at gusto nyo ng mga ganitong usapin, ay inaanyahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon upang synchronize rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya, simulan na natin. August 22, 1958, noong isilang ang batikang aktor, singer, director at isa ring politicians na si Parsons at Liam Nabiola Jr. o mas nakilala natin sa pangalang Sonny Parsons. Unang nakilala si Sonny noong late 1970s sa kanyang all-male sing and dance group na Hagibis at pinasikat ang mga kantang legs, babae, lalaki at katawan na sobra talagang pumatok noong kanyang kapanahunan. Subalit makalipas lamang ang maikling panahon, early 1980s ay nabuwag din kaagad ang grupong ito at tuluyan nang nagkanya-kanya ang bawat miyembro nito. Samantalang tinahak naman kaagad ni Sonny Parsons ang pag-aartista, naging action star ito at kaagad na naitambal sa isa ring batikang action star na si Ronnie Ricketts para sa pelikulang Uzi Brothers 9mm noong 1989, Bangsamoro Army, Salisigang, Batang Cebu at napakarami pang iba. Hindi rin nagtagal ay pinasok na din niya ang pagiging direktor hanggang sa pumasok na rin siya sa politika at naging konsehal ng lungsod ng Marikina. Kung sa usaping aksyon ay hindi talaga magpapahuli itong si Sonny dahil sa hindi lang sa harap ng kamera siya magaling sa baril kundi maging sa totoong buhay. Isa siyang lehitimong sharpshooter at magaling din sa pakikipaglaban, bagay na hindi naman niya ipinagdadamot sa iba dahil ibinabahagi nito ang kanyang expertise sa tactical and defensive shooting at isinusulong din niya ang kanyang advokasya na responsible gun ownership. Subalit hindi naasahan ni Sonny Parsons na ang buhay niya bilang action star noon ay mangyayari pala sa totoong buhay noong minsan nakipagbarilan siya sa 6 na kawatan. Isang araw, dakong alas 6 ng umaga ng July 2002, ay lumabas ng bahay ang isa niyang katulong upang ihatid ang anak nito sa isang school bus na nag-aantay sa labas. Isasara na sana ng kasambahay ang gate matapos nitong maihatid ang bata. Subalit laking gulat nito noong may bigla na lang pumasok na 6 na mga kalalakihan at armado ng mga baril at patalim. 5 sa mga ito ay kinaladkad ang kasambahay at puwersado nilang pinasok ang loob ng bahay. Samantalang si Sonny Parsons naman noon ay mahimbing pa na natutulog sa kanyang kwarto at nagising na lamang siya noong itutok sa kanyang mukha ang isang Magnum 357 revolver at wala na itong nagawa pa. Itinali siya ng mga kawatan kasama na ang kanyang pamilya at mga katulong sa bahay at nilimas ng mga ito ang lahat ng pwedeng mapakinabangan kasama na ang mga alahas, cellphone, video camera at nakakuha din ng mga ito ng pera na tinatayang umabot sa 130,000 pesos. Pero hindi pa man tapos ang mga kawatan sa panlilimas ng mga gamit sa loob ng bahay ni Sonny Parsons ay gumawa na ito ng paraan para malinlang ang mga magnanakaw. Bigla itong nagsalita at sinabi ang mga katagang, "Dalian nyo dyan, bilisan nyo at umalis na kayo dahil baka maabutan na kayo ng mga pulis na regular na nagpapatrolya at madalas ding dumadaan dito sa bahay tuwing umaga para magkape." Nang marinig na ito ng mga kawatan ay tila ba nataranta ang mga ito at dali-daling ang nagsilabasan tangay ang malaking pera at mga gamit na nakuha nila. Tsaka sila pumara ng jeep at nagtanggang manduhan ng driver na dalhin sila sa Marikina proper, pero naging ligid sa kanilang kaalaman na niloko lang pala sila ni Sonny. Habang nagsasalita kasi ito at sinasabing paparating na mga nagpapatrolyang mga pulis, ay dahan-dahan na pala niyang kinakalas ang tali sa kanyang kamay at kasapay ng paglabas ng mga kawatan ay siya ding pagtakbo niya upang kunin ang nakatago niyang kalibre 45. Nang makuha niya ito ay kagad niyang hinabol ang mga magnanakaw at nang makita niyang nakasakay sila sa isang jeep ay kagad niyang pinaputokan ang mga ito. Hindi naman siya nabigo dahil sa kanyang unang pagpapaputok ay sa pulang isa sa ulo na kagad nitong ikinamatay. Nang mapansin naman ng mga kawatan na ang tumitira sa kanila ay ang may-ari ng bahay na kanilang ninakawan, ay kagad din silang gumanti ng putok habang pinipilit na makatakas. Nagipagbarilan pa sila, pero sa pangalawang pagkakataon habang nakikipagpalitan sila ng putok ay tinamaan na naman ang isa nilang kasamahan sa tiyan. Bulagta ito pero nagawa pa rin itong makatayo at nakatakbo.
Dito na nagkanya-kanyang takbo ang mga kawatan, subalit hinabol pa rin sila ni Sunny Parasons, pero sa kasamang palad, habang nakikipaghabulan siya ay naubusan siya ng bala. Kagad namang napansin ng isa sa mga magnanakaw na naubusan na nga ng bala ang taong humahabol sa kanila, kaya naman ang ginawa nito ay huminto at binalikan si Parasots gamit lamang ang isang jungle knife sa kagustuhan itong makabawi. Pero lingit sa kaalaman nito na handa pala itong si Parasons sa kahit anong laban. Nang tangkain ng kalaban na saksakin si Parason ay kagad naman itong nakaiwas, at hindi nagtagal ay naagaw na kaagad ni Sunny ang patalim na siya ring iginilit niya sa leeg ng kanyang kalaban. Sa kabuuan ay dalawa ang napatay ni Parason sa anim na kawatan at tatlo ang tuluyang nakatakas. Samantalang ang isa pang tinamaan din niya sa tiyan ay nahuli ng mga pulis sa Amang Rodriguez Medical Center at ito ay nasa malubhang kondisyon. Matapos naman ang ginawang follow-up operation ng mga kapulisan ay nabawi ng mga ito ang mga cellphones na nakuha ng mga kawatan at narecover din nila ang mga baril na ginamit ng mga ito sa pagpasok sa bahay ng aktor. Dahil sa katapangang ipinakita niya ay pinarangalan naman siya ng Certificate of Appreciation ni PNP Chief Deputy Director Edgar Aglipay. Pero pagpasok ng taong 2016, sa pangalawang pagkakataon ay pinasok na naman ang dalawang akyat bahay ang bahay ng aktor na si Sunny Parasons. Siyempo namang wala noon sa bahay si Sunny, pero nakita ito ng kanyang mga kapitbahay, kaya naman tumawag sila ng otoridad bago nila isinagawa ang citizen's arrest. Agad namang umuwi ang aktor nang mabalitaan ang nangyari, at bago pa man tumating ang mga pulis ay bugbog sarado na ang mga ito at nakuha sa kanila ang ilang cellphone na pagmamayari ni Sunny Parasons. Subalit noong May 10, 2020 sa edad na 61, habang ito ay nasa Tayabas, Quezon at sumama sa isang charitable event na kanyang dinaluhan, ay inatake ito sa puso dahil sa sobrang init na siya na rin naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang mga labi ng batikang aktor, singer, director at politicians na si Parasons at Liam Nabiola ay nakahimlay sa Heaven's Gate Memorial Garden sa Antipolo, Rizal. At siguro dito na magtatapos ang video natin ngayong araw, mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ay huwag niyo naman pong kalimutang mag-iwan ng isang like at subscribe. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, agbyag!